Magsilod po ang lahat at ating pundasalin ng litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siya nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyayang pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Para sa pagkapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinato sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong, pang-agham, panlipunan, at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring idulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinaharap namin ay iyong naunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutin mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nagumapaw ang aming puso at pagupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
At siya'y pagdamal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan, magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid at mga kadeboto, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inahandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa humahanap sa Kanya.
Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay mailigtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya'y mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama, kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang siya'y naroon, nakita nilang nagpabagong anyo si Jesus. Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa't walang sinumang makapagpapaputi ng ganoon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kaniyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kaniyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala nila silang kasama roon, kung hindi si Jesus.
Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga iskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Tumugon siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang Anak ng Tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa maluwalhating salaysay ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang kahalagahan nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, mahalaga pong mapalalim natin ang salitang pagbabagong anyo o transfiguration sa wikang Ingles. Ang salita pong transfiguration ay nagmula o hango sa wikang Latin, transfigurare, na ang ibig sabihin lumampas pa sa orihinal na anyo. At ito po ang naganap sa ating ebanghelyo. Ipinakita ni Jesus ang kanyang tunay na anyo. Maliwanag po nating narinig kung paanong nagliwanag ang damit o kasuotan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na parang busilak na puti at nagniningning ang kaniyang mukha na parang sikat ng araw. Nagpakita din sina Moises at Elias na nangusap sa kanya at nakasaksi sa pangyayaring ito ang tatlong malalapit na apostol ni Kristo na sina San Pedro, Santiago at San Juan. Pagkatapos noon, nililiman sila ng isang alapaap at may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama maliban kay Jesus. Sa pagbabagong anyo pong ito ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ipinahahayag dito na si Jesus ay tunay at totoong Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao.
Siya ang Diyos ng langit at ng mga tao. Siya ay banal na Panginoon. Sa pagbabagong anyo ng Diyos, si Kristo ay nagpakapapa. Ito ang dahilan kung bakit siya mismo ay nananalangin sa ating Ama sa Langit. Sapagkat ang kaniyang paglilingkod sa lupa ay nakasalalay sa kaniyang ugnayan sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo. Sa pananalangin, napapatnubayan ang kaniyang pakikiisa at pakikipag-ugnayan sa Ama. Bilang anak ng tao, ang ating Nuestro Padre ay naparito sa lupa upang tuparin ang kalooban ng Ama. Kaya naman, ang mga papel ni na Elias at Moises sa ating Ebanghelyo at sa pangyayari ng pagbabagong anyo ng Panginoon ay upang ipahayag na si Jesus ang kaganapan ng kasulatan at ng mga propeta. Dahil dito, si Jesus ay nakahandang magtungo sa Jerusalem upang pagdaanan ang kaniyang paparating na pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. At ang kamatayan ay napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan at muling pagkabuhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, dahil sa pagbabagong anyo ng Panginoon, hinahamon tayong lahat sa ating Ebanghelyo na magkaroon din ng tunay na pagbabago sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Uulitin ko po, hinahamon tayo na magkaroon ng tunay na pagbabago bilang mga Kristiyano. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at makinig sa kaniyang mga salita. At ang kaniyang salita ay walang iba kundi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Siya ang salitang nagkatawang tao. Makinig tayo sa kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng mabuting baliya at ng Biblia at ang pagtanggap sa kanya sa banal na Eukaristiya. Isabuhay natin ang kaniyang mga aral sapagkat ito ang magbibigay direksyon sa ating buhay. Sa ating paglalakbay sa daigdig na ito, naway maranasan natin ang tunay na pagbabago sa ating mga puso at kalooban upang tayong lahat maging karapat-dapat na itanghal sa kanyang kaharian sa langit. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagbagong anyo ang ating tagapagligtas sa harap ni na Pedro, Jaime at Juan sa itaas ng bundok at nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Halina at ating hilingin sa Diyos na pakinggan ang ating panalangin. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng ating simbahan
sa pamamagitan ng kanilang pagpapaliwanag at paggabay, naway akayin tayo sa kalwalatian ng makalangit na tahanan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Tayo naway gawing laging mulat sa tuwi ng presensya at luwalhati ng Diyos sa pagbabagong anyo ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng tao naway asamin ang makapiling ang Diyos kasama si Maria at lahat ng banal sa langit. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga nagdurusa ng pagpapakasakit, naway ang nagbagong anyo ni Kristo ang maging kanilang tanda ng kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa banal na pagkakakita, sa banal na kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya habang naglalakbay kami sa mahirap na sandal na aming buhay. Tulungan mo kaming makilala ang iyong presensya sa mga taong nakakasalamuhan namin at makita na ang iyong kamay ang gumagalaw sa bawat sandali. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin nang aming gaganaping paghahain, kami naway itaguyod nang gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan ng iyong pinagbago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos
at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panapanap ka ng puso.
Sa darating na Miyerkules, February 22 ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay daraos po ang para-liturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at meron din po tayong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kanyang pamamaraan. Pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agar na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat
at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa isag ng